Rin, pero yung sauce mo kaldereta. Ayun. Para ma-absorb na ng tuna yung sauce. Eh. Sarap. Alanghang. Manghang? Manghang siya. Okay, so ang gagawin ko, instead of adding salt to my caldereta, dadagdagan ko siya ng magic syrup para mas malinamnam siya. Alam mo itong ating all-in-one cooking sauce, nagbibigay talaga siya ng all-in-one wonder sa dish. Sa kahit na anong dish, lalo na sa mga adobo, yung may mga sauce, kinisa, pansit, fried rice. Fried rice? Pwede rin, ha? Oo, be! Fried rice, kung correct. Yung oyster sauce kasi niya, may oyster sauce kasi siya. Yes, parang nag-Chinese fried rice niya. Anong hinahanap ko? Yan, tapos ilalagay ko na yung cream. Ganun ko kumalambot ng aking carrots. So, hindi pa siya malambot. Tumatanong pa siya. Hindi na aking potatoes. Hindi pa siya malambot. Dadagdagan ko siya ng konting water pa para mag-thin. Yan. Babalik ko na ang aking meatballs. Para maluto na siya thoroughly. So, pag nilagay niyo na yung mga meatballs sa kaldereta, hindi niyo na siya pwedeng haluin ng bonggang-bongga kasi baka madurog na siya. Hahanapin na ng mga bato yung meatballs. So, ako ate, itatakpan ko na to para mag-simmer. Mm-hmm. Ayan. Tapos maghihintay ka na lang? Nervous ako. Tapos ka na? Ano na lang po, ate. Napa-simmer na lang. Patapos ka na. Almost done na. Tapos ka na nga. Ulit-ulit. Ano, sirap lang ka lang? Kasi yung fish, ate, mas madali lang siya. Ano, hineno? Yes. Lutuin. Madali nga siyang naluto eh. Ako, pakukulaan ko na lang siya just to make sure naluto na yung mismong meat niya sa gitna. Kasi sinear ko lang ito eh. Ako so, medyo na-pre... Siya... Medyo nasunog ko yung iba. Ha? Medyo nasunog po yung ibang tuna ko. Pero parang okay pa naman. Kaya pa yan. Yes. Sabihin mo na lang, char-grilled. Char-grilled kaldereta. Kaldereta. Char-grilled. Tatawid mo lang yan sa ano? Tatawid mo lang yan sa title. Huwag kang amin. Tama, tama. Gandang tip ng ate, ha. Naitatawid yan. Or rustic. O ano man. Yan, pwede kayo maglagay ng olives dito. You can add, let's say, sausages. Kung may mga natira pa kayo sausage sa bahay, pwede rin kayo maglagay ng bacon. Para walang sayang na mga ingredients sa bahay, pwede niyong ilagay. O, oh, kayo so, din mga cookmare. Kung gusto niyong gawing supreme sarap sa miti ni Namnam, Lapot at Langkap ang lulutuin ninyo, lagyan niyo rin ng Maggi Supreme Sarap. Bagay po ito sa adobo, pansit, ginisa, dahil bukod sa meron itong oyster sauce, meron din siyang soy sauce, garlic, onion, at meaty flavor na din. Pamalik niyo po ito sa any dish na ginagamitan ng toyo at oyster sauce. Perfect to, ate, kasi nandiyan na lahat ng ano eh, ng pampalasa, pampasarap. So wala nang tansya-tansya. Naniniwala ako kasi napahilig ka sa pagluluto at alam mo ang mga sinasabi mo. Yes. I believe you and I'm so proud of you. Thank you, ate. Tapos ka na. Ako tapos na rin ako. Eto na, ate. Hindi ko nahintay yung lumpot ang carrots. Ako, ang bango.
madudurog ng aking patata, meatball. Medyo malambot naman na siya. Haluin na natin itong tuna. So, are we gonna plate this? Yes po. Bigyan lang natin ng konting time mag-simmer yung kaldereta ko, yung meatball ko. Itos. Malapit na tayo matapos with our Noche Buena dish. And ate, speaking of Noche Buena, ikaw lang din ba ate ang nagpre-prepare lagi ng Noche Buena ninyo? Or sinasamahan ka rin ni mama mo or ni mama ni Kuya Rai o naghahanda? Every Noche Buena, meron kaming mga dishes na naka-assign sa amin. Iba yung dish ni Mami, iba yung dish ko, iba yung dish ni Kuya. Kaya pag nag-Noche Buena kami, wala kaming specific team. Kasi let's say gagawa ako ng turkey, magbibake ako ng turkey, si Mami gagawa siya ng dinuguan. So, doon pa lang hindi na magkapareho yun, di ba? So, si Kuya gagawa naman ng roast beef. So, basically, pag nag-Noche Buena kami, cook what you want. Yung mga bata, sumasali na lang sila based sa kung ano yung dish na gusto nilang lutuin for Noche Buena. So, let's say, ngayon, luchos into cordon bleu. Alam mo bang napakasarap gumawa ni Lucho ng cordon bleu, love? Ha? Si Lucho nagluluto ng cordon bleu? Yes! Nagpapound ng chicken. Siya yung naglalagay ng spices. May sarili siyang inimbento na spices. Wow. Na pwede yung ilagay doon. Mga maanghang, ganyan-ganyan. Tapos ham, cheese. Tapos, happy siya. Nakahappy kami sa kanya kasi gusto niya ngayon magluto. So, ngayong Noche Buena, malamang itong Noche Buena meatball recipe na kaldereta ang gagawin ko. Siya, gagawin niya yung cordon bleu. Kasi ngayon pala sinasabi niya na gagawa siya ng cordon bleu sa Noche Buena namin. Galing! Ikaw, anong balak mo sa Christmas? Ako ate, lulutuin ko to. Itong tuna kaldereta. So, sigurado ako magugustuhan nila to eh. At saka ako din. Since mahilig nga ako sa seafood. So, ito ate, nilalagyan ko na siya ng cheese. Ako yung toppings ng cheese, nilagay ko na kasi mas gusto kong malasa yung aking sauce. At saka, nailagay ko na siya. Hindi ko na siya mababago. Ako ate, mag-plating na ako. Sige, love. Ako din. Asa ba plate ko? Ito ang plate ko. Ayan. Ayan, ito challenge din mag-plating eh. Hindi na ako naglagay ng cooking cream kasi para for me, gusto kong mas lumabas yung natural na lasa ng meatballs and I like the sauce already as it is. It's creamy because of the cheese. I don't want any more cream. Parang, lagay ko na yung seafood salad. Oops! Para may choice kayo. Si Sarah naglagay ng cream. Ako hindi naglagay ng cream para meron kayong iba pang choice sa mga inyo, mga kaldereta. Okay? We now plate it. Sarap. Ang sarap ng amoy. Amoy pa lang, no? So, yung mga naligwak na meatball, lalagay natin sa ilalim. Okay. Tapos, natakpan natin yan ng carrots. Ganyan. Tapos, lagyan natin ng sauce. And plating, the higher the better. Para kang gumagawa ng tore. Ah, the higher the better. Sige nga, ilagay ko. Kung ano yung ilalagay mo sa plate, dapat edible. So, hindi ka pwede maglagay ng ano dyan, Christmas decoration para magmukhang Pasko. Hindi. Naglagay ng Christmas balls eh, no?
malinis din. Toppings niya. Para mas masarap. Ito, pwede pa silang, yes, for final presentation purposes, pwede pang magdagdag ng cheese on top. Yes. Wala na lang akong cheese. Ayun, oh. Okay. Yee-hee. Madungis. Ito ate, tapos na mi. Yeah, see? Whoa! Wow! Ako, linisan ko lang yung gilid. Nilinisan mo ba yung paligid ng iyong plate? Yes po. Yan, importante yan. Sarap ang luto ko. Parang bilib na bilib ako sa sarili ko. Alam niyo mga kukmare, napakalaking tulong nitong Maggie Magic Sarap dahil dinadagdagan ang sarap ng kahit anong niluluto. Kaya siguradong magical ang handa mo. Kaya happy din ang pamilya dahil sa sarap na makikita nila, masayang-masaya na ang pamilya dahil sa luto mo. Kaya kung ihahanda nyo yung Bisnoche Buena, diskartehan nyo ng bonggang-bongga, siguraduhin magical para all-in-wonderful ang handa, all-in-wonderful din ang happiness ng buong pamilya. Ako, Supreme Samiti, linamnam, lapot at langha. Talagang mas magkakaroon tayo ng confidence sa pagluluto pag gumamit po tayo ng Supreme Sarap All-in-One Cooking Sauce. At ito na nga, Ate Juday, titikman ko na itong aking nilutong tuna caldereta. Tignan nga natin, bilang hindi ko lang matitikman, balitaan mo ako. I'm sure masarap yan. Oo, eh. Amoy pa lang, masarap na. Kanin, gusto ko kanin. Sarap, Ate. Bako. Yay! Good job, baby love! Thank you po! Pwede! Tapay mo na yan ngayon para may ulam na kayo. Pwede, pwede. Tamang-tama yung linamnan niya, no? Yung alat, yung onions, yung pagka-pepper, nandun lahat, yung soy sauce. So perfect talaga. Of course, ang sarap din yan sa pandesal. Oh, wow! Oh. Pang-merienda. All in wonderful, di ba? Yes, ate. Salamat ng marami, Ate Juday. Naku, idol talaga kita, ate. Ako, natetense pa ako talaga. Every time ikaw, napaka-compose mo sa pagluluto. Naku, pangarap ko talaga maging katulad mo, ate. Dahil sa'yo at sa Maggie, supreme ang confidence ko magluto para sa darating na Noche Buena. Salamat kay Ate Juday at sa Maggie Supreme All-in-One Cooking Sauce. Kayo rin mga kukmare, kung gusto nyo rin ng supreme confidence sa pagluluto ng Noche Buena, huwag nyong palampasin ang 3 plus 3 intro promo ng Maggie Supreme Sarap. Ayan na, handang-handa na tayo para sa Noche Buena, mga kukmare. Sana magustuhan nyo at ng inyong pamilya ang ating hinandang all-in-wonderful meatball caldereta at supreme tuna caldereta gamit ang Maggie Magic Sarap Value Pack, ang Christmas Masaya, kayang-kaya. Mabibili nyo rin po ito sa leading supermarkets at online. O yan, bago tayo magpaalam, may mga questions para sa atin ng ating mga kukmare, Ate Juday. Ay, masaya yan. Okay, game. Ano ang first question? Is Juday, may budget-friendly ba na version ng caldereta nyo? Actually, depende naman sa budget nyo.
Meron, budget-friendly kasi lahat ng linamnam at lasa na kakailanganin ng kaldereta pwedeng ibigay sa inyo yan ng Maggi Magic Sarap. Yes. So, hindi nyo kailangan bumili ng napakaraming pampalasa dahil Maggi Magic Sarap na ang bahalang tumawid ng lasa na yan sa inyo. Ito, gagawin nyo lang, bibili nyo yung pakete. May Christmas value pa ka Maggi Magic Sarap. Bubuksan nyo lang ang pakete. Pag nilagay nyo na yan sa inyong lulutuin this Noche Buena, mabubuo na kagad ang lasa. So, doon pa lang nakatipid na kayo. Ang galing, no? All in wonderful talaga, no, ate, no? Wala ka nang iisipin pag nilagay mo na. Wala na. Ito naman, ate. Question from at Popster Barry. Hi, Ate Sarah. Ano mga bagong dish ang natutunan niyong lutuin? Excited kaming malaman ng mga bagong cooking adventures mo. Ano bang mga natutunan kong lutuin? Paksiw. Bangus na paksiw. Madali lang pala siya lutuin. Kung sa Bisaya merong utan or kamunggay, ate, meron sa ating sinabawang gulay. Madali lang din. Yes, sinabawang gulay. At saka nag-chopsuy ka. Ano ba ba? Chopsuy at saka sarsyadong isda. Yan. Favorite ko din at yan eh. Isda. Sarsyadong isda. Opo. Parang tilapia. Perfect is tilapia. Sarap. Sarap. I-fry ko muna yung tilapia. Ano, ate? Question. Nagutom na kakoko. O, kundi ni. Nakausap ng pagkain. Another question from at Marie the Creamy. Gan? In fairness sa pangalan niya, Marie the Creamy. Ate Juday, parang niya hinahandle ang quarantine with the kids. Naluloka na ako sa mga anak ko. Hindi ka naman nag-iisa dyan. I'm pretty sure marami naman ding mga magulang ang sobrang nabaliw nitong quarantine kasi karamihan sa atin, we are all working moms and parents and dads. So ngayong nag-quarantine, biglang nabigla ang lahat ng tao dahil all of a sudden hindi ka pwedeng lumabas. We are just very lucky with our children kasi hindi sila mahirap kausapin, hindi sila nag-meltdown. Nagtatanong sila and it's important when they ask something about what's happening, you have to answer them in the most honest way. So ginawa namin, pinapanood namin sila ng yung show sa Netflix na pandemic para maintindihan nila kung bakit may quarantine. It will really help a lot kasi nakikita nila, na-explain sa kanila ng tama, naiintindihan nila kung bakit hindi nila kailangan lumabas ng bahay at hindi sila dapat lumabas ng bahay because for their own protection. We keep them busy by, ako, I involve my children in the kitchen. Pagluluto, so si Johan was into baking, si Luna, salingkit lang naman yan, si Lucho ang mas talaga nag-explore ng pagluluto ngayon. Just keep them occupied. With their studies, trust and have faith in your kids that they'll be able to do that. They'll come up to you naman pag sinabing hindi na nila kaya. So, ang key lang siguro is huwag tayo masyadong ganun sa mga anak natin, yung talak ng talak. Mm-hmm. Kasi kapag talak ng talak, nakakabuisit, ayaw na nila. Sila mismo mag-let go na sila sa real life at sabihin na lang nilang, sana wala ng quarantine. Try to enjoy that moment that you have with your kids because I believe. Yes. Naniniwala ako na this quarantine, it happened for a reason. Mm-hmm. We don't get to spend much time with our children, much time with our family. So sabi ni Lord, ito pala. Hindi kayo makapag-spend ng time sa pamilya niyo. Lockdown ko kayo. O din nagkakilalan-kilalan tayo uli. Na-appreciate natin ang mga little things in life. And that's what we teach our kids. Be grateful, be thankful to every day na binibigay ng Panginoon because you'll never know what can happen tomorrow. So, it's a nice thing that happened to us. Meron kami magandang takeaway with this part. Ang dami ko sinabi. Oo, ate. Okay, Sarah, may question ka. So, saka ate, no, yung pinaka-importante din pala sa lahat yung relationships, no? Kasi yung material things, yung pera, o kung ano man yan, hindi mo naman madadali, eh, di ba? Marami sa atin, yes, hindi nakakalabas, hindi mo naman masusuot yung mga magaganda mong damit, yung mga alahas mo, yung mga kotseng mamahalin mo. Pero pinaka-importante sa lahat yung magandang relationships na meron ka. With, yes, the people you love, the people you value. Openness, communication with your family. At some point, magkakaroon ka ng realization na hindi mo alam kung ano pwede mangyari bukas. So, magpasalamat ka na sa lahat ng meron ka ngayon at
namnamin mo na mga bagay-bagay dahil, diba, ang simple ng buhay, pinapakomplika lang natin with material things. Totoo. So, huwag na natin pakomplikahin pa. Maging thankful na lang tayo. Kumain na lang tayo ng masarap ng bongga-bongga! Ito pa, ate, meron pang another question from at Mother Goose. Mother Goose, Mother Goose! Mother Goose! At Mother Goose, Miss Sarah, ano naman ang plans mo with the husband for Christmas? Mag-celebrate ba kayo na kayo lang as a couple? Christmas plans? Of course, syempre, plano ko na matuloy pa rin yung tradisyon na pagsasalo-salo, kasama ang pamilya, diba, makita mo sila at makasama. At yun nga, plano ko na magluto, magbigay ng contribution ko, magluto, mag-bake para sa dessert. At yun lang naman, wala namang bonggang plans. Importante, sama-sama. Importante, sama-sama. Importante, masaya ka. At napaproud ako talaga sa'yo, sweetheart, dahil you've come a long way. You are now cooking. Sa mula sa nakilala kita ngayon, isa ka ng may bahay. And I am so proud that you are being responsible as a wife and as a person. Thank you, ate. Thank you, Ate Juday. Tapos pareho tayo nagpatulo ng luha. Ano kayang gagawin ng mga kukmari natin? Ano pag nagpatulo tayo ng luha dito? Sadly, kailangan na namin magpaalam mga kukmari. Pero tandaan nyo, hindi porket iba ang Christmas natin ngayon. Hindi ibig sabihin, hindi natin kayang gawing special gamit ang ating lutuin. Ang Christmas, masaya, kayang-kaya natin with Maggi Magic Sarap. And Maggi Supreme Sarap! So, ulitin na usapan, mga kukmare! Have a magical Christmas! Merry Christmas, love! Merry Christmas, po! Love you, Ate Juday!